Tumayo na po ang lahat. Maghanap tayong lahat. Si Jesucristo'y nabungay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang naghihirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuri mga inirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay na naig sa kamatayan. Aleluya, aleluya. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin, dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal. Ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa laki ng kagandahang loob mo, pinararami mo ang mga nananalig sa iyo. Tunghayan ang iyong mga hinirang nasa tubig ng binyag ay muli mong isinilang upang bihisan mo ng ligaya ng kawalang kamatayan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Nung mga araw na iyon, nagtaka ang mga pinuno at matatanda at mga eskriba sa katapangang ipinakita nina Pedro at Juan. Lalo nang mabatid nila, mga karaniwang tao lamang ang mga ito at hindi nag-aral. Napagkilala nilang sila'y kasamahan ni Jesus noong nabubuhay pa. At nang makita nila ang mga taong pinagaling na nakatayo sa tabi ng dalawa, wala silang masabi laban sa kanila. Kaya't pinalabas muna sa Sanhedrin ang mga alagad, saka sila nag-usap. Ano ang gagawin natin sa mga taong ito? Tanong nila. Sapagkat hayag na sa buong Jerusalem at hindi natin maitatatwa na isang pambihirang kababalaghan ang naganap sa pamamagitan nila. Para hindi na kumalat ito, balaan natin sila na huwag nang magsalita kanino man tungkol sa pangalang ito. Kaya't hindi na muling ipinatawag. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at binalaan na huwag nang magsalita o magtuturo pa tungkol kay Jesus. Subalit sumagot sina Pedro at Juan, "Kayo na po ang humatol kung alin ang matuwid sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Hindi maaaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig." At sila'y binalaan ng lalo pang maghigpit sa kapinalaya. Wala silang makitang paraan upang parusahan ng dalawa, sapagkat ang mga tao'y nagpupuri sa Diyos dahil sa nangyari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. O pasalamatan ang Panginoong Diyos, sapagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay nakapagtatag at mananatili. Dalilan sa poon, ako'y pinalakas at ako'y tumatag. Siya sa buhay ko ang tagapagligtas. Dinggi ng masayang, sigawan sa tolda ng mga hinirang. Ang poon ay siyang lakas ng patnubay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay. Sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabing, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Pinagdusa ako at pinarasahan ng labis at labis, ngunit ang buhay ko'y di niya pinatid. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Ang mga pintuan ng banal na templo'y inyo ngayong buksan. Ako ay papasok at itong Panginoon'y papupurihan. Ito yaong pintong pasukan ng poon ang Panginoong Diyos. Tanging ang matuwid, ang pababayaang do'y makakapasok. Aking pinupuri, ikaw, O poon, yamang pinakinggan,
Dininig mo ako't pinagpatagumpay. Pinupuri kita, Diyos ko, pagkat ako'y dininig mo. Pagsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng nubos, purihin ng manunubos. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Umagang-umaga ang araw ng Linggo, matapos na muling mabuhay ni si Jesus, siya'y unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus sa babaeng ito. Pumunta na siya sa mga alagad ni Jesus na nooy nahahapis at umiiyak. At ibinalita ang kanyang nakita. Ngunit hindi sila naniwala sa sinabi ni Maria na buhay si Jesus at napakita sa kanya. Siya'y nagpakita rin sa dalawang alagad na naglalakad patungo sa bukid, ngunit iba ang kanyang kanyuan. Bumalik sa Jerusalem ang dalawa at ibinalita sa kanilang kasamahan ang nangyari, ngunit sila'y hindi pinaniwalaan. Pagkatapos napakita siya sa 11 samantalang kumakain ang mga ito, pinagwikaan niya sila dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at sa katigasan ng ulo sapagkat hindi sila naniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo sa lahat ang mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Maganda sa ating unang pagbasa, pinagbilinan si Pedro at si Juan na mga matatanda ng bayan na huwag nang ipahayag tungkol kay Jesus. O itigil na lang nila. Pero ang sagot nila, hindi namin maaaring ipahayag ang aming nakita at narinig. Maganda paalaala din sa atin ito bilang Kristiyano na bilang saksi ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin, kung paano natin nakita na ang Diyos ay patuloy na gumabay sa atin. Ang Diyos na muling nabuhay, gumalaw sa buhay natin. Iba siguro sinagot ang ating mga panalangin o matagal na nating pinagdarasal o sa panahon na tayo ay tila'y baksak na at naramdaman natin ang presensya ng Diyos, naramdaman natin ang presensya niya sa buhay natin. Sabi nga ni Pedro at ni Juan, imposibleng hindi namin ito ipahayag. At magandang hamon ito sa atin bilang mga Kristiyano ho ngayon, na sana yung pananampalataya natin ay walang takot nating ipahayag
aminin natin, tayo mga Katoliko, dito tayo medyo nanghihina. Walang problema, nagdadasal tayo, nagsisimba, pero ang karamihan hanggang dun lang, dasal, simba. Nalimutan natin ang isang mahalagang bahagi ng ating buhay Kristiyano. Yung ating pagbabahagi ng pananampalataya. At sana yan po ang ibahagi natin bilang Kristiyano ngayon. Huwag tayong matakot, huwag tayong mahiya na ibahagi ang ating pananampalataya sa iba. Huwag tayong mahiya na ikwento ang kwento ng pananampalataya natin. Kung paano natin naramdaman si Jesus na muling nabuhay, lalo na sa panahon na napanghihinaan tayo ng pag-asa at pananampalataya. Kung paano sinagot ng Diyos o pinatnubayan niya ang ating mga pangangailangan. Ito yung kwento natin ng pananampalataya eh. Ito yung kwento natin kung paano natin nasaksihan ang galaw ng Diyos sa buhay natin. Sina Pedro at Juan, sila ay talagang close in ni Jesus. Nakita nila ng sarili nilang mga mata ang kabutihan na ginawa ng Diyos. Hindi lang para sa kanila, pero kundi sa lahat. Kung paano nagpahayag si Jesus ng mabuting balita, sila ang naging saksi sa lahat ng to. Tayo rin, naramdaman din naman natin ang Diyos sa ating buhay. Nakita natin ang pagkilos ng Diyos. May kanya-kanya tayong kwento ng pananampalataya. May kanya-kanya tayong kwento ng ating debosyon kay Jesus. Kaya maganda rin paalala sa atin at imbitasyon. Tulad ni Juan at ni Pedro, imposibleng hindi natin ipahayag ang ating mga nasaksihan. Kung paano natin nasaksihan ang galaw ng Diyos sa buhay natin, ibahagi natin ito, ikwento ito. At higit sa lahat, ang ating pananampalataya din mismo, huwag nating ikahiya na ibahagi ito sa iba. Lalo na siguro sa mga magulang na naririto, huwag kayong mahiya na ibahagi ang inyong pananampalataya sa inyong anak. Huwag kayong mahiya na samahan silang magdasal. Huwag kayong mahiya na samahan silang magrosaryo. Huwag kayong mahiya na samahan sila at isama sila sa inyong pagsisimba. Kahit yung simpleng gawain lamang na yun, simpleng pagdarasal, pagrosaryo, magkakasama nagsisimba, na ipapahayag nyo na sa kanila ang inyong pananampalataya at pagmamahal sa Diyos. Dito tayo tinatawag ni Jesus ngayon, ibahagi ang ating nasaksihan, ibahagi ang ating pananampalataya sa iba. Hindi lang para sa akin ang pananampalataya. Pero kung gusto mo lumago ang pananampalataya mo, simulan mo ito sa pagbabahagi ito sa iba. At ang tao nagbabahagi ng kanyang pananampalataya sa iba, lumalago din ang kanyang pananampalataya. Kung gusto niyo malaman, paano mangyayari yun, Father? Ang sagot ko lang sa iyo ay, subukan mo muna. Subukan mo at tignan mo paano gumalaw ang Diyos sa buhay mo. Kung paano palalakasin ng Diyos ang iyong pananampalataya dahil sa iyong pagbabahagi nito sa iba. If you want to grow in faith, start by sharing your faith. Ito ang ginawa ni Pedro at Juan. At ito din ang imbitasyon sa atin lahat ngayon. Bilang Kristiyano, bilang mga nananalig kay Jesus, bilang nakaranas ng kabutihan ng Diyos sa buhay natin, ipahayag, ibahagi si Jesus sa iba. Amen. Tumayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, manalig tayo ngayon sa Diyos na ating Ama, sa Espiritu ng Kanyang Anak na muling nabuhay, upang makibahagi sa ating buhay. Lunasan ang ating mga pag-aalinlangan at ibalik ang ating pananampalataya. Ang ating itugon, Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang simbahan naway mapuspos ng Espiritu ng Panginoong muling nabuhay habang ipinahahayag niya ang Panginoon sa buong mundo. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Atin nawang italaga ang ating sarili kay Kristo bilang katunayan ng ating pag-ibig sa Kanya. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Tayo naway hindi mangginanakit sa mga sumasalungat sa atin, bagkos ay ipanalangin ang kanilang pagbabagong loob. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga may sakit naway paginhawain sa kanilang pagdurusa, bunga ng kanilang pananampalataya sa Panginoong muling nabuhay. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ang mga yumao naway maranasan ang mapagnagligtas ng kapangyarihan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu ni Jesus. Ama, pagkalooban mo kami ng tapang na magpatotoo. Sa pagdating ng iyong kaharian, marapatin mo na lagi naming matupad ang iyong kalooban upang kami ay maging karapat-dapat sa iyong mga biyaya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabungay. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang pag-ahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak. Upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligaya sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas. Amaamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghahain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nalupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw,
at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Itong kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. My heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life partake. I know He lives, and He has promised for me His reason that from fear I may be free. Not even death can separate me from Him whose love and might remain in me. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. For I have sinned and touched Him risen. To all the world will I proclaim His majesty. With joy I sing to tell His story, that in our hearts may live His memory. In my heart
overseen and that He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. And all the earth shall bow before Him. His blessed name will adore on bended knee. His truth shall reign, so shall His justice. In Christ, in my Savior, let all glory be. In my heart, I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Overseen and that He has prevailed. In His glory, in His new life, we Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisad ng aming kaligtasan.
Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, dinarangal ka namin. Jesus, Nazareno,